Siyang mapanood sa TV shows na gaya ng Sunday Pinasaya at Celebrity Bluff. Sinasadya siya ng marami sa ating mga kababayan sa mga comedy bars. At mas kilala siya sa kanyang napaka-cute na character na ang pangalan ay Baby Boobsie. Pero sa likod ng kanyang walang patid na pamimiloso po at pagpapatawa bilang isang inosenteng bata, ano kaya ang mga pinagdaanan niya sa kanyang buhay at totoong katauhan? Sa kauna-unahang pagkakataon, ilalahad niya ang kanyang mga nakakaiyak at nakakakilig at nakakatawang mga karanasan bilang isang anak, asawa at ina. Dito sa aming episode na pinamagatang Fat and Furious, The Adventures of Boobsie. Papakata ka niya. Mamili ka na lang. Dito ako. 60 pesos lang po, sariwa po. Kakalating kilo po. Opo, sariwa po yan. At tingnan niyo po, sariwa po nga sa... Ito po, maganda din po ito, Teo. Kuha po kayo. Baksa ko na po yung presyo po. Opo, bisigala ka sa... Oo, bili po. Bili na po kayo. Mura-mura lang po yan. Sariwang-sariwa po. Bili na po kayo. Ito pa, dito pa po. Mayroon pa po. Pakilian nyo na po. Ayan po. Opo. Hoy! Paninda ko! Nailangaw mo na naman! Ipalik mo sa akin yung paninda ko! Pag nahuli kita ko, kakate! Kuya, tulungan nyo po ko! Akin yung paninda ko! Hoy! Akin yung paninda ko! Balik mo sa akin yan! Sa buhay ko. Pati ang matakaw mong anak. Hindi ko na kayo kayang buhayin. May asawa ako, naiintindihan mo? May pamilya na ako. Huwag naman ako. Tala! Love you! Serio! Serio! Tay! Tay! Serio! Tay! Tay! Nagnanakaw ka? Hindi naman po sa pagnanakaw. Pero very light lang.
Kasi po pero sa pitchboard. Light lang yung pagnanakaw. Okay. Opo, sa pitchboard po, halimbawa po, may mga nalalaglag pong sobra. Okay. Kinukuwit na po namin. Ano yun yun? Bibenta din po doon sa mga nag-ano ng isda. Ba't makailangan mo gumawa ng ganun? Ang ganda-ganda mong bata eh! Magnanak! Maliit na bagay, Tita Mary. Ay, maliit na bagay. Kamusta man relasyon mo pala sa mama mo? At saka sa papa mo? Iniwan na ako ng papa ko eh. Iniwan ka? Bakit? Kasi po, seaman po siya eh. Tapos, nag-asawa po siya ng iba. So, hindi pinakasalan ng mama mo? Opo, inanon lang. Joke lang po. Wait. Tapos ginalingan ko po talaga. Talagang sinobrahan ko yung kembot sa kanan, kembot sa kaliwa. Nay, palakbakan silang lahat. Tuntua silang lahat sa akin. Nakita ko nga, ang galing-galing mo, anak. Alam mo, balang araw, sisikat ka talaga. Talaga, Nay? Oo. Gusto ko talaga kasi maging sikat na dancer. Mm. Alam mo, anak, kahit ano pa ang gusto mong maging, palaging nandito lang ang nanay mo. Mm. Talaga, Nay? Mm. Kahit na ang gusto ko talaga, maging sexy star. Wow! Putra Sita! Kanina pa kami buntot ang buntot sa inyo. Bakit? Ang laki ng bulas ng anak mo. Pwedeng-pwede yan. May magandang mukha. Maputi. May katabaan nga lang. Okay na, ate. Medyo dandaan ka lang ng konti. Nakakasakit ka ng damdamin eh. Naku, Jane. Mabenta ka doon. Doon sa Japan. Kikita ka ng malaki. Kasama mo naman yung anak ko. Uy, paano naman magja-Japan yung anak ko? Paano siya makakaputa? 14 anyos lang yan. 14 years old? Pero 18 ako sa passport. Hindi alam ng mama ko, pumapasok ako sa umaga. Tapos sa pagkatanghali po, nasa promotion. Anong ginagawa mo doon? Nag-ano po yung sayaw-sayaw, Japan-Japan, ganun. Tapos ano po, nung sinabi ko sa kanya, sige ma, hindi na ako aalis papuntang Japan. Bayaran niyo yung 20,000. Sabi niya agad, sige anak, mag-ingat ka. Sabi ko na nga ba eh. Makalipas ang ilang buwan nang masinsin ang training sa pagkanta at pagsayaw, naikuha ng agency si Jane ng isang passport kung saan nakasaad na siya ay 18 years old. Mabilis na ayos ang kanilang papel at sila nga ay nakabiyahe patungong Japan kung saan namasukan si Jane bilang isang cultural dancer sa isang club doon. どうぞどうぞ。 もしもし、 me Yoshi, you. Yoshi, yes. Me Jane. Jane, Jane-san. Jane-san. Jane-san, kawaiine. Kawaiine. I like you very much. I like you very much. But 5 years. Five years. Goden. Five years. Wait, 5 years. Wait. 待って、5年. え、5年も? Okay. I wait 5 years. Okay. 5 years after. You're Jane, right? You? Jane. Me? Tarzan. Ako nga pala si Lito. Lito? Kaya pala... Lito? Siguro kanina ka pa nalilito, no?
Baka hindi ako yung tinitignan mo kanina. Baka yung mga kasama ko si mga sexy. Hindi. Ikaw. Ganyan. Ganyan yung mga trip ko. Yung malaman. Ano pa? Ah, masarap. Masarap. Kawentuhan. Ah. Isipin mo na lang ito, ah. Sa gabi, may kayakap ka na. May unang ka pa. So, ano? Solve na tayo. Tayo na. Ikaw naman. Ang bilis mo naman. Medyo gamin na ako. Uso pa ba yun? O sige. Gano'ng katagal? Malitong to. Papaano naman ang istorya niyan? Saan mo naman nakilala yan? Meron silang club sa ano, monumento. Sila yung may-ari, DJ siya. Tapos pumasyal ako, tapos nagsayaw ako dun sa club nila. Tapos po, ano, sabi niya, pwede bang manligaw? Oh. Eh, ang gusto ko lang sana sa kanya, ano lang, irampa. Kasi nga, ikakasal na nga po ako nun sa... Hapon? Hapon. Oo. Oh, oh. Nililigawan ka na? Opo. Hindi ka tinigilan? Hindi. Within 48 hours. Mariosa, hindi ka tinigil. Dalawang araw lang pala nang ligaw sa iyo eh. Sinagot mo na ng dalawang araw? Bakit pa po patatagalin? Abay, masyado ka naman pa-hard to get. Kayo po ba, ilang taon niyo po bang pinahirapan ng asawa niyo? Tapos, dahil sa kalasingan, nakatulog siya sa kwarto ko. Tumawag yung hapon, madaling araw. Ito nga si Lito. Siya yung sumagot. Hello? Moshi-moshi. Anta dare? This is Lito, boyfriend of Jane. Who are you? Lito! Sino to? Di ko alam. Si Yoshito, no? Hello? Yoshi! Jane, wato ko da. No! No, he is not my boyfriend! You already sent the money? For a wedding. What? No more wedding? Yoshi. Oh, sino ba yun? Siya ba yung hapon na dapat papakasalan mo? Lito. Ako lang naman tinanggap yung proposal niya. Alam ko kasi na siya ang mag-aawon sa amin ni Nani sa hirap. Pero, alam mo naman, di ba? Ikaw yung mahal ko. Kamag-alala. Mahal. Na mahal. Na mahal kita. Hmm? Papakasal tayo, ha? Hindi! Hindi ka magpapakasal sa babaeng ito! Ay naman. Nasa tamang edad na kami ni Jane. Nagmamahalan kami. Ano nagmamahalan? Hindi ako papayag. Ayaw ko sa kanya. Ano ba? Eh, wala naman akong ginagawa eh. Eh, kung ayaw niyo sa akin, o di sige. Ayaw ko rin sa inyo. Aba, ba. Jane! Ay! Sige, sumunod ka! Sumunod ka! Tignan mo kung ano mangyayari sa inyo! Babalik ka rin sa akin! Nang panahon iyon, hindi na muna itinuloy ni na Jane at Lito ang plano nilang pagpapakasal. Nagsama na lamang sila sa iisang bubong habang patuloy na nagsisikap na gumanda pa ang kanilang kinabukasan. Dahil sa kagustuhan pang umasenso at sumikat, sumali si Jane sa isang contest ng Itbulaga na pinamagatang Feeling Sexy. Dahil sa angking magandang mukha at talino sa pagsagot, nanalo siya ng nanalo hanggang sa umabot siya sa Grand Finals kung saan itinanghal siyang third runner-up. Mahal!
Di bale, para sa akin, ikaw pa rin ang grand winner. Alam mo, sa totoo lang, kung bakit mahal na mahal kita, ang galing mo ang bola! Hindi, ah. Okay lang yun. May iba pa naman pagkakataon. Mahal, kahit hugis bola ka, kahit kaya hindi kita binola. Bunga nga mo rin, no? Okay lang. Sabi ko naman sa'yo, noon pa, di ba? Na, hindi ako mahilig sa sexy. Ikaw lang. Excuse me. Ay, sorry. Yes. Ami! Congratulations, ha? Ako, ito naman. Wala. Siya nga pala. Yung boyfriend ko na parang asawa, si Lito. Lito, hi. Si Ami ang aming grand winner. Ami. Congrats, ha? Thank you. Congratulations. Thanks. Okay na. Pag nag-congrats, isang ganun lang. Tapos kalas na. Sige. Sige, thank you. Ang hawak mo, ha? Parang may pagnanasa ka. Excuse me? Bye. Andar ka. Dito, ha? Wag na wag, sinasabi ko sa'yo. Ikaw naman, dinati ko lang naman. Dali. Ay, hello po. Ikaw si Jane, right? Opo, yung natalo po. Tapos si Ami po yung nanalo. Alam mo ha, ikaw ang dapat nanalo. Ang galing-galing mong magpatawa. Thank you. Ipapasok kita sa comedy bar ko, yung ad-lib. Talaga po? At sa katunayan, darling, meron ka ng bagong pangalan. Jane B. B as in boy. Jane Baboy, parang ganon. Kasi nga ang taba ko po. Bunga nga mo rin po, no? No. Jane B. B meaning, alam mo na, dahil malaki ang hinaharap mo, darling. Kaya, Boobsie, alam mo na. See, I get it right? Yes. Pag-iisipan ko po. Mula noon, unti-unti lang nakilala si Jane sa circuit ng mga comedy at videoke bars. Nang lumipat siya sa Funhouse, isang bagong screen name naman ang ibinigay sa kanya. At ito ay Boobsie Wonderland. Tuloy-tuloy at halos gabi-gabi ay kinukuha na at pinag-aagawan ang serbisyo ni Boobsie dahil nga sa husay nitong sumayaw at magpatawa. Mahal! Oh. Mahal! Oh! Anong ginagawa mo rito sa labas? Ganyan na itsura mo. Eh kasi mahal, hindi pa ako dinadatnan. Eh regular talaga yung regla ko. Ano naman ang problema dun? Gusto mo, pumunta tayo sa doktor, samahan kita, patingin mo yan. Para malaman na hindi talaga tayo magkaanak. Hindi mo ako mabuntis-buntis. Eh gusto ko tayong bigyan ng baby eh. Hindi kasi kompleto tayong dalawa kung wala tayong anak. Mahal. Sa'yo pa lang, kompletos ricados na ako. Double servings pa. Alam mo, ang dami makakapagpakompleto lang sa atin. Kasal. Eh paano? Siyam na taon na tayong nagsasama, mahal. Hindi ako bet ng nanay mo. Ayaw niya sa akin para sa'yo. Tumigil ka nga. Yun ang akala mo. Kasal-kasal. Nakausap ko na si nanay. Pumayag na. Talaga? Papakasal na tayo. Papakasal na tayo. Totoo yan, ha? Thank you, Ma. Maganda na ba ako? Ay, ang ganda-ganda ng anak ko. Sorry. Oh, ang manugang mo kay ganda-ganda. Thank you po. Mari po. Mahal. Anak! Ay, sorry po. Ay, sorry.
Nako! Nako! Ayos ka lang, mahal. Ayos lang ako, mahal. Tanong may nanay mo. Ayos lang siya. Ay, nanay! Sorry ko, ah. Ba't naman po kasi kayo sa likuran ko dumaan? Kasi nasa dyan, anak. Nasa patid ko lamang. Ayos ka lang. Okay. Ayos ka lang. Tuloy na. Oh! Tuloy ang kasal, ha! Tuloy ang kasal! Nag-ampun ka ba? Nag-ampun ng bata? Ganun ba? Opo, nung bago-bago pa lang po kami ni Tutoy, nag-ampun muna kami. Okay. Pinuntahan po namin to sa Iloilo. Anak din po siya ng pinsan ko. Okay. So, inuwi namin sa Malabon. Mahal na Santo Niño, maraming pong salamat sa biyayang ito, ha. Salamat po talaga at sa aming mag-asawa niyo siya ipinagkaloob. Ngunyo. Uji. Mami? Mami? Oh, nandiyan ka na pala. Mahal, tingnan mo yung mga pinamili ko. Wow, ang dami, ha. Monay. Alam mo ba, Toy? Ang bait-bait ng anak natin, no? Mabuti na lang. Sa akin naisipan ng pinsan ko ipagkaloob itong batang to. Hulog siya ng langit sa atin. Mahal naman. Alam ko naman at nakakasiguro ko na hulog ka rin ng langit sa bata na ito. Kasi magiging mabuting nanay ka sa kanya. At ako? Magiging mabuting ama ka para kay Makmak. Yan ang gusto ko sa'yo, mahal. Yan ang gusto ko sa'yo. Salamat. Mahal. Doon ka na kay Daddy. Yan ang talaga tayo makaswerte. Walang kasing saya si Jane nang mapasa kanya ang sanggol na kanyang inampon. Ang buong akala niya ay habang buhay na ang kaligayahang iyon. Pero makalipas lamang ang tatlong buwan. Toy! Toy! Anong nangyari sa baby natin? Hindi ko nga alam, kanina. Iyak siya ng iyak eh. Ayan, taas-taas ng lagnat oh. Kailan tumigil to? Diyos ko! Tara, dali na nga sa ospital. Kaya na. So, dahil akala ko nga, dahil madami kang pera, pwede kang makasalba ng buhay. Wala din pala pag oras bakit? Mo na talaga. Bakit? Anong nangyari doon sa bata? Kamatay yung bata? Nagkaroon po siya ng bronko. Ah, nag-bronchitis. Opo. Di ba natuklasan mo na buntis ka nga? Opo. Ilang buwan? Ano lang po yun, linggo lang po yun. Kasi yung asawa ko po, gwapo nga, di ba? Tapos naanohan niyang mag-model, tapos mag-artista siya. Anong time na yun, may racket siya? Oh. Baha sa Balabon. Mahal! Mahal, wala talagang taxi. Kahit tricycle, wala rin. Tara, kargahin na lang kita. Huh? Huwag na. Ano na lang, mag-uubad na lang ako ng sapatos. Lalakad na lang ako sa kanto. Ano ka ba naman, mahal? Wala ka bang bilib sa katawan ko? Ang laki, oh, para naman mapakinabangan mo. Halika, kargahin na lang kita. Gusto ko kasi matupad din yung pangarap mo maging artista. Pogi-pogi mo para naman dyan sa ano mo, itsura mo. Ano? Halika na. Basta pag rumampa ka doon, ha, galingan mo. Halika na. Sigurado ka? Oo. Ako bahala. O, waka mo itong payong, ha. Sige. Ka. Yeah. Sigurado ka, mahal, ha? Oo. Yan. Ang bigat mo. Aray. Oh. Ah. Bakit? Sandali, mahal ko. Ah. Aray ko. Sige mo. Ang sakit ng tiyan ko! Mahal, ano nangyari sa'yo? Ah! Aray! Buntis ka ata! Ano? Aray! Ah! 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 Malbig na! Siya lang po kasi ang nagtatrabaho nung time na yon. So, binuhat ko siya. Kaso nga po, hindi ko naman nabuntis ako dahil natural na sa akin na hindi nireregla ng dalawang buwan. Irregular. Buwan. Irregular. Okay. Oh. Tapos meron po akong hormonal imbalance. Oo. Oh, oh. Mahal? Oo. Oh.
Mahal mo yan. Mahal. Bakit? Magsisimula ulit tayo. Gagawa tayo ng baby. Eh, ano mo may kasalanan sa nangyari? Huwag mo kong iwan. Hoy! Ano bang nangyayari sa'yo? Siyempre hindi kita iiwan, no? Ano ka ba naman? Ito. Sa totoo lang, Toy, hindi ka pa na sumisikat na artista. Yung mga acting mo pang telebabad na. Ikaw mo lang, mahal. Pupunta lang ako ng Dubai. Magkatrabaho! Ika nga, sabi nila, di ba? The show must go on. Malaki kasi offer sa akin dun, eh. Ako talaga, mahal. Tsaka ginusto ko to, Toy, magpasaya ng mga kababayan natin. Kahit ano pa yung nangyari sa atin, di ba? Nagluluksa ako sa pagkawala ng hampon natin. Basta, Toy, ha? Ano? Umayos ka dito. Pakakala mo, hindi ko naririnig yung mga sabi-sabi dyan sa labas na pinupormahan mo yung kaibigan kong si Ami. O naman, mahal. Alam mo, sinisira lang nila yung relasyon natin. Naiingit lang sila. Nakikita kasi nila kung gaano kita kamahal, kung gaano kita inaalagaan. Alam mo yan, di ba? Oh. Uy, tumigil ka. Mayroon pa akong isang mong sa'yo. Eh, basta tatandaan mo pag natutuwa ka. Lagi mo ko tatawagan. Sana, paglapag mo rin, kailangan malaman ko na safe ka. Diyos ko naman, Toy. Ano pa ba yung pwedeng mangyari sa akin sa Dubai? Lahat na yata ng kamalasan, trahedya, eh, kotang-kota na ako. Basta yung hinihiling ko lang sa'yo, umiwas ka kay Ami. Kung talagang ayaw mo masira yung pamilya mo, pakatatag ka. Mahal, ano naman ang panama ni Ami sa'yo? Tamo naman, ang ganda-ganda. Ano pa hanapin ko? Oh, kompleto. Naku, binubola mo na naman ako, Tutoy, ah. Taong 2007, nang bumiyahe si Jane papunta sa Dubai para magtrabaho sa isang club. Madali at mabilis ang kita ni Jane at marami siyang nakilalang bagong mga kaibigan sa Dubai. Dito niya nadiskubri na pwede siyang magbata-bataan. Hanggang sa unti-unti na siyang nakilala bilang si Baby Boobsie. Sa dami na ng kanyang pinagdaanan, umasa siyang wala nang darating pang panibagong pagsubok sa kanyang buhay. Siya po kami sa Al-Ain. Apat or limang beses po kami tumaob-taob. Tapos nakakalas pala yung mga katawan namin kada taob kasi nakikita ng mga nasa likuran. Oo. Ako ba yan? Nag-oral projection ka. Yun ang tawag doon. You are over ano what? Tapos humiwalay yung kaluluwa ko yung kaluluwa mo sa katawan mo. Lord, deadbull na ba ako? Ang daya mo naman. Ako lang naman po ang inaasahan ng pamilya ko eh. Pati kamag-anak ko. Hindi ko ba po nararanasan maging ganap na ina? Lord, huwag naman po sana. Bigyan niyo pa po ako ng isa't mapagkakataong mabuhay. Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. شيلها. شيلها ولا شوف واحد ثاني.
Nung nakita ko na, kasi nakaganyan po ako, diba? Eh, may sumigaw na ano, isang Arabo na, "Leave that car! Leave that car! The petrol is coming!" Yung petrol kasi doon, oil, yung gas. Yes, oo. So, naisip ko, hindi ako namatay sa disgrasya, baka sa pagsabog mamatay ako. Saklolo! Saklolo! Help! Help! I'm alive! Help! Help! I'm alive! Help! Ara! Bullet! Almar! Join us on kayo! May sumigaw na isang kabayan, "Huwag muna tayo dyan, pre. Gagana tayo lahat dyan." Ibig sabihin, ang bigat-bigat ko. Grabe sila. Hindi ka inuna. Hindi po ako inuna kasi mas may unahin pa daw sila. Eh, mapapagod sila agad pag ikaw ang binuhat. Opo. Help me, my friend. I can stand. I can stand. Try. So, ang ginawa ko po, nagsumikap akong makaalis sa bahay. Ikaw mismo mag-isa? Opo, kahit duguan po ako. Help me. Hindi ka malang nagpasabi, di dapat nasundo ka sa'yo. Okay or... lang ako, bahala. Sinisugat mo. Inay! Kumusta po? Napaluwas ka. Nadalawi naman kita eh. Alam ko naman eh. Kaya lang siyempre, nag-aalala ako. Alam ko yung nangyari sa'yo. Tsaka isa pa, sinamahan ko rin itong kinakapatid mo si Judith kasi para nga kumbinsihin ka. Kumbinsihin po saan? Jane? Buti ka pa, taon-taon buntis. Ako nga, minsan parang gusto ko na rin magreklamo eh. Nandiyan kasi yung iniwan ka ng tatay, namatayan ka ng inang kong bata, tapos nakunan ka. Ay, yun nga po, nabalitaan namin yung nangyari sa'yo, kaya... Eh kasi, ika-anim ko na to. Kaya napagdesisyonan namin ng asawa ko na... Ipaampun na itong pinagbubuntis ko. Sa akin na naman. Parang ayoko na yata, Judith. Kasi parang hindi naman tinadhana na maging isa akong ina. Salamat na lang. Anak, huwag ganyan. Huwag pabigla-bigla ng pagdidesisyon. Ipagdasal mo sa Poong Santo Niño. Humingi ka ng gabay. Alam mo, ang pagiging ina, hindi yan sinusukuan. Hindi yan tinatanggihan. Tsaka pag ikaw ang naging ina ng bata, hindi ito magiging kawawa. Ano naman yung sign na pinakita sa iyo ng Panginoon para malaman mo talagang para sa iyo yung bata? Kasi nung nabuhay nga po kami sa disgrasya, di ba? Kaya siguro ako binuhay dahil may mission po ako. Itong batang ito. Opo. Ate Jane, ito na po ang anak ko. Alam kong ituturing niyo siya na parang tunay niyong anak at mabibigyan ng maganda kinabukasan. Baby na tayo. Dahil Joselito ka, at ako ay Mary Jane, MJ ang ipangalan natin sa kanya. Sige. Ito pangalan yun, ha? Salamat, Judith. MJ! Salamat. Pogi-pogi ni MJ! Sigurado ka bang babalik ka ng Dubai ulit? Iwan na muna naman kami ni MJ. Ito naman, hindi ko naman gusto yung pag-alis ko. Siyempre, ang importante, yung kinabukasan ni MJ. Tsaka hindi naman ako aalis para kay MJ na rin. Para na rin kay Mama. Tsaka si Papa ko, di ba? Gusto kong mahanap. Napifeel ko kasi na
hindi magiging kumpleto yung buhay ko kung hindi ko sila mapagsasama. Kailangan kumpleto kami. Tsaka anong magagawa mo? Hindi naman din ako pwedeng umasa sa pag-comedy bar, ang patip-tip sa'yo. Ano maasahan ko? Extra-extra? Naman. Tutoy, alagaan mo mabuti ang anak mo, ha? Oo naman. At saka may nababalitaan ako sa'yo. Pero hindi ako naniniwala kasi malaki ang tiwala ko sa'yo. Dapat lang talaga hindi ka maniwala sa mga chismis. Alam mo yung mga paninira na yan. Nisira lang maganda relasyon natin. Alam mo naman, mahal na mahal kita. Ano pa hanapin ko sa'yo? Kompleto ako. Pag ikaw ang kasama ko. Eh kung nasa Dubai ako, pwede ba akong maghanap ng iba? Oo. Ha? Basta huwag lalaki. Sirauno ka talaga. Mamaya totoanin ko yung sinasabi mo. Tatlong buwan lang ang kontrata ni Boobsie sa Dubai. Pero dahil sa kagustuhang kumita pa ng malaki, nakipagsapalaran si Jane doon at hindi muna ito bumalik sa Pilipinas. Hanggang sa... Hi, ma'am. Hi, MJ, anak ko! Hello! Kumusta ka na? Hi, mama! O, saan ka pupunta? Yaya! Andiyan pa si Kuya Lito mo? Pakitawag nga, kakausapin ko. Ano po, ma'am eh? Ate Jane, sa ibang araw na lang po kayo tumawag. Bakit? Nasaan ba yung Kuya Lito mo? Lito! Hoy, Lito! Ang kapal ng mukha mo, ah! Aba, nandiyan pa si Ami! Hoy, ahas! Mga hayop kayo! Talagang dyan pa talaga sa kama ko! Si sarili ko pa mamahay dito! Ang kabal ng mukha mo! Lumapit ka nga rito! Sinabi nang lumapit ka eh! Mahal. Mahal, wala yung nakita mo. Lang yan, Ami. Napadaan lang, meron lang kinuha. Mahal? Alam mo bang pinagsasabi mo, Tutoy? Kung mahal mo ko, hindi kayo maglalampungan ng baboy na yan dyan sa pamamahay ko. Mga baboy kayo! Baboy! Tandaan mo to dito, ah. Humanda ka. Kung nagawa mong mambabae, pwes, kaya ko rin! Hayop kayo! Hayop! Diyos ko, Lord! Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Bakit ganito ang buhay ko ngayon? Lagi na lang akong iniiwan! Namamatayan! Binabaha! At higit sa lahat, niloloko ng asawa! Hindi ba masabay yung mga nangyari sa buhay ko? Pwes, nandito ako ngayon. Kunin nyo na lang ako! Ay, pusiso sa kama! Hey, you! Are you trying to kill yourself? Get out of my way! Walang iyang to, pa-English-English pa. Bakit? Anong problema mo? Pilipino ka rin, di ba? Ano ba ang problema mo? Nagmamadali ako. Tumalis ka dyan, tumabi-tabi ka dyan, pupunta pa ako ng airport. Magsusundo ako, binisan mo dyan, alis ka dyan. Hoy! Parang nakakalalaki ka. Talaga, nakakalalaki talaga dahil puso lalaki ako. Ano? Eh, ikaw. May puso ako. Ano, may angal ka? Nasira ka ng moment, ah. Ano bang nangyari sa'yo? Yung wala kiya akong asawa. Nakuha na nga mambabae. Dinala pa sa bahay namin, apal ng mukha. Kala mo naman kagandahan, baboy din naman. Kala ko ipapalit ako sa sexy, mas mataba pa pala sa akin. Wala yung impactong yun.
Mga hayop sila. Bakit umiiyak ka rin? Ginagaya mo ba ako? Hindi. Paano? Iniwan din ako ng girlfriend ko na nagpakasal sa lalaki niya. Talangya talaga, oh. So, ibig sabihin, parehas tayong niloko? Pareho. Pareho tayo niloko. Mawalang hiya ngayon. Di ba papunta ka ng airport? Bakit? Baka naman pwedeng makisabay. Layo ng nilakad ko eh. Sakit na pa ako. Sige na. Sige. Sumabay ka na. Dalian mo. Syukran. Salamat. Oh, eh, ba't dyan ka sa likod? Di ba driver ka? Oo, oh, sige, sige. Let's go. Iwa ka ba yan? Oh, we have another friend from other country. Hello, sir. Where are you from? Where's that? Oh, somewhere in the road. Ayan. Hello po, kabayan. Mukhang nakakaluwag-luwag na po kayo sa buhay, ah. Ayan, sir. Is she your fiancé and you're the financer? Oh, your wife. Hello po. Magandang gabi po. Oh, hi, friends. Where are you from? Dubai. Kay Falek Sadiq. Your look, good-looking guy. Eh, joke lang. Now, anyway, we have a 10 minutes break. Let's party! Come on! Hi! Hello, ikaw mo po ka. May babalita ako sa'yo. May babalita ako sa bisa mo. Kasi binulong ako ni Alan Kay kanina. Okay. Mahusay ka daw. Magaling ka. At gusto niya, umuwi ka ng Pilipinas at doon ka sa club niya magtatrabaho. Ano? Talaga sinabi niya yun? Oo, sinabi niya yun. Baka ito na yung senyalis ng aking paghiling kay Santo Niño na makita ko muli ang anak. Oo, malay mo. Miss na miss ko na kasi siya eh. Alam mo, sa totoo lang, kahit ilang beses ko pa ulit-ulit isipin na para sa kanya to, kaya ako umalis para sa anak ko. Pero mas nangingibabaw yung lungkot ko eh. Siguro naman naiintindihan ka ng anak mo. Malunong naman umintindi yun. Ano ka ba? Oo, nandun na tayo. Pero siyempre, inampun ko nga siya. Pero hindi ko naman maipakita sa kanya yung pagiging mabuting ina. May mga tao talaga na dapat minsan iwanan para matuto sila. Pero hindi ibig sabihin no, na hindi mo mahal yung inampun mong bata, no? O masama kang nanay. Huwag kang mag-aalala. Maaayos din natin ito. Sana nga, no? Nang tuluyang makauwi na ako. Oo, nasa iyo yan. Pero sa totoo lang, may hindi ako nababanggit sa'yo. Ano yun? Matagal na akong overstaying dito. Ano? Eh, kesa mahuli ako o ma-deport sa Pilipinas. Ano balak mo? Eh di, pumunta na lang sa immigration, tapos magkukusang loob akong sumuko. Para sa ganun, pauwi nila ako. Paano tayo? Ano ka ba? Di naman kita iiwan eh. Di ba nga, sabi mo si Alan Kay, pinauwi ako. Kaya so ito na yung pagkakataon. Jonis, maiintindihan mo ko. Para sa anak ko. Sige. Thank you. Salamat. Hello, Mama. Na-miss mo ba si Mami? O, bakit ka napatawag? Uy na po kayo, Ma. Miss na miss na po kita eh. Pati din si Papa. Nako, yung Papa mong babaero? Hindi ako mamimiss niyan. Busy yan kay Ami. Sabi ni Papa, babaero daw po kayo. Kita mo talaga yung daddy mong impacto. Kung ano-anong sinasabi sa'yo. Ma, uwi na po kayo. Basta antayin mo si Mami, ha? Uuwi ako. Uuwi at uuwi ako para magkita tayo, okay? I love you. Mahal na mahal kita, anak. Dahil sa pag-aalala sa kanyang anak, nagtungo si Jane sa immigration office ng Dubai.
siya ay minultahan ng 68,000 pesos bilang fine for overstaying. Wala siyang natirang pera, kaya kinailangan niyang umutang sa mga katrabahong Pinoy para lamang siya makauwi at makapiling na uli. Sa wakas, ang anak niyang si MJ. Pero... MJ, anak! Andito na si Mami! MJ! Oh, Yaya! Nasaan si MJ? Eh, ano po kasi, Ma'am? Pinasyal po ni Sir Lito kahapon, hindi pa po binabalik. Ano ba naman yan, Yaya? Ano bang ginagawa mo? Hindi mo binabantayin yung anak ko? Kaya talaga dalaki na yun. Sige, nalagay mo na yan doon. Kapalang mukha mo talaga. Kaya huwag kang sagutin, ha? May nangyari sa anak ko lang. Hello, Tutoy. Nasaan si MJ? Ba't di mo pa siya sinusuli? Napamahal na rin sa akin yung bata eh. Ibabalik ko siya sa'yo kung makikipagbalikan ka rin sa akin. Ano? Huwag mong gawing pain sa akin ng bata para balikan kita! Kapal naman ang mukha mo, Tutoy! Natiis mo nga siya ng 1 taon, di ba? Nagtrabaho ako ng malayo para sa inyong dalawa. Pero anong ginawa mo? Nang babae ka, di ba? Bakit? Nang babae ka rin naman ah. Kahit saang korte tayo magkita, Tutoy, ipaglalaban ko sa MJ! Kapal ang mukha mo! Tutoy! Kapal ang mukha mo! O, wala bang kakanta? Mayora! Kayo... Tawa po kayo lang, tawa. Sira ulo po kayo. Anyway, huwag niyo kakalimutan. Tuwing Linggo ang Sunday Pinasaya! Thank you po! Samis na kita, MJ. I love you, anak. Jane! Jane! Sir John Jane! Boobsie! Bakit po? Alam bang, mareregular ka na rito, sabi ni Alan Kay, dito sa circo at sa clowns. Ang galing mo kasing magpatawa. Nasa pagganap mo ng baby Boobsie. Talaga po? Maraming salamat po, ah. Pero, yung kaisa-isang bata na gusto kong pasiyahin, hindi ko siya kapiling, eh. Bakit? Anong nangyari? Ay nako, itong impacto kong asawa, itinago niya sa akin ng anak ko. Ayaw niyang ibalik sa akin hanggat hindi daw ako nakikipagbalikan sa kanya. Nagkakamali siya, Sir Janji. Kahit maubos ang pera ko, magkautang-utang man ako, ididimanda ko si Luito. Babawiin ko ang anak ko. Nagreklamo si Jane sa kanilang barangay pero hindi pa rin niya nabawi si MJ mula kay Lito. Sinubukan silang hanapin ni Jane kung saan-saan hanggang sa umabot na ang kaso sa DSWD. Dumaan ang mga buwan hanggang sa 1 taon na silang hindi nagkikita ng kanyang anak. Anak! Anak! Sino naghatid sa'yo dito? Si Daddy Lito mo ba? O ano? Natakot siya, no? Kahit dahil papadiyas-dabalyo, ko siya. Dahil pwede ko siyang kasuhan kapag hindi kami niya ibinalik sa akin. Umiyak nga po siya yung iniwan niya po ako, eh. Sabi daw po niya, mahal na mahal daw po ako. Pati ikaw po rin, mahal ka daw ni Daddy. Kahit na, mali pa rin yung ginawa niyang takas ganyan sa akin. Promise, anak. Hindi na kita iiwan. Makalipas ang ilang buwan,
Sinurpresa naman ni Johnny si Jane. Hindi ito nakatiis, kaya sinundan niya si Jane sa Maynila. Tumira sila sa iisang bubong, kasama ang batang si MJ. Pero sa paglipas ng panahon... Spoiled sa nanay mo, masyado ka na! Hindi na ako natutuwa sa'yo! Ano ginagawa mo sa bata? Bitawan mo nga yung anak ko! Pinagsasabihan ko lang yung anak mo. Dahil nabasa niya yung vase na binigay ko sa'yo. Mahal yun, di ba? Mahal? Ako ba mahal mo? Sana kung mahal mo ako, mahalin mo rin yung anak ko. Ah, ewan. Sandali lang. Nagsiselos ka ba kay MJ? Bata, pinagsiselosan mo? Ewan ko. Basta ako, pinuwebo ko sa'yo. Nandito ako sa Manila. Ngayon, hindi ko na alam kung ano papatunay pa para malaman mo na mahal kita. Mahal? Kung talagang mahal mo ako, ganyan ba yung pagpapakita ng pagmamahal? Sinasaktan mo ang anak ko? Kung talagang mahal mo ako, hindi mo magagawang saktan ng anak ko, Jonis. Anak, masensya ka na. Ayawang ka ni Mama eh. Okay na yun, ha? Mabait naman si Tito Jonis, ha? Nasaktan ka ba? Sorry, anak ko. Okay na. Jane. Anong ginagawa mo rito? Jane, pwede ba kita makausap? Jane, pakinggan mo lang ako. Papaliwanag ako. Ano pang papaliwanag mo, Toy? Isang taon mong inilayo sa akin ang anak ko. Itinago mo si MJ sa akin. Hindi mo nararamdaman yung pangungulila ng isang ina. Umalis ka na sa harapan ko. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Jane, nakikiusap ako sa'yo. Pakinggan mo lang ako. Huwag niyo may paliwanag ko. Wala na tayong da. Ano? Kayo na ba ulit? Jonis, ano ba? Umuwi na tayo. Ayok makapag-away sa'yo, ah. Ganyan naman kayo, eh. Lalaki talaga gusto nyo. Lahat kayo, pare-pareho. Lagi na lang kami nagsasakripisyo at lagi na lang kami napag-iiwanan. Ano bang palagay niyo sa amin, ha? Jonis, ano? Di lang naman ang ikaw ang iniwan, ah. Iniwan din ako ng tatay ko nung bata pa ako. At kailangan kong iwan ang anak ko at mama ko. Kahit mahal ko sila, kailangan kong magsakripisyo. Hindi ito tungkol sa'yo, Jane. Tungkol ito sa ating dalawa. Sinundan kita dito sa Pilipinas. Ang abong akala ko, habang buhay tayo magsasama. Bakit? Hindi ko hiniling sa'yo na puntahan mo ako sa Pilipinas. At kahit kailan, hindi ko hiniling na magsakripisyo ka. Dahil ang pagsasakripisyo, Jonis, usang ibinibigay yan sa taong mahal mo. Si Boobsie. Bata pa lang daw siya, hiling niyang mahanap ang isang taong nagbigay puwang sa kanyang puso. Nakita ko yung papa ko pagka-uwi niya, ano, kamukhang-kamukha ko. Parang ano yata ako noon, elementary or kinder. Yun yung huli kong namataan sa kanya. Ang nawalay na ama ni Boobsie o Mary Jane Arabis na si Sergio Arabis. Halika. Tara. Ayan siya. Masyadong malikot, anak. Sarap ba? Oo, oh, ayun. Masyadong magpakabuso. Kain kayo na, kain na. O, hindi, sige ako, mamaya na ako. Pa, kain na pa. Ay, mamaya na, marami pa tayong bisita. Kain lang ng kain, na. Nakita ko lang kumakain itong mga to, eh. Okay na ako. Ma! Tess. Kamusta na? Patawad, ha? Papapatawad mo ba ako? Patawarin mo na ako. Ay,
mag-alala. Hindi na kita bubuluhin. Seremonyas lang yung kasal natin doon. Simbolo ng pagmamahal ko sa'yo. Yung kay Lito, totoo yun. Yung papeles at pag-ampon mo kay MJ, legal yun. Yan ang panghawakan mo. Kasi yun ang totoo mong pamilya. Yun ang magkukumpeto sa'yo, Jane, hindi ako. Thank you, ba? Salamat, Jones. Saksi ka. Nandun ka nung umiiyak ako, di ba? Ikaw rin naman, di ba? Nandun ka nung umiiyak ako. Kasi iniwan ako ng girlfriend ko na nagpakasal, di ba? Ayun. Iyak ulit ako kasi iiwan na ako ng asawa ko na may totoong asawa pala. Thank you, Jones. Salamat sa pagpanawa mo. Mag-iingat ka lagi, ha? Basta lagi lang ako nandito, ha? Kailangan maging masaya ka na. Thank you. Ay, hello po! Ay, sige po. Thank you po. Thank you po. Picture po. Say cheese! Thank you po. Thank you po. Bakit ka nandito? Talagang hinahamon mo ako, no? Ano gusto mo, boxing tayo? Sambunutan? Wrestling na lang kaya para matapos na 'to. Huwag na. Alam mo namang wala akong laban diyan sa dibdib mo. Dibdib talaga, ha? Ay naman pala eh. Pero nagawa mo akong lokohin, no? Inaas mo ang asawa ko. Kapal din ang mukha mo, no? Talaga nagpakita ka pa dito. Kaya nga, sinadya talaga kita kasi gusto kong humingi ng patawad. Patawad? Ginawa niyo akong gago. Ginawa niyo akong tanga, patawad. Jane, mahal na mahal ka ni Lito. Balikan mo na siya. Weh. Alam mo, ikusera din ang pagkapeg mo, no? Tigilan mo ako, Ami. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Kayo magsama. Naku, hindi na talaga, promise. Titigilan ko na talaga siya. Ikaw ang mahal niya, Jane. Hindi ba yun din naman ang gusto ng anak mo? Maging kumpleto kayo? Ayaw mo bang mabuo kayo ulit? Ayaw mong masaya ka ulit? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Ami? Na hindi mo na magagawang agawin ng asawa ko? O ang kininman lang? Sa totoo lang, Jane. Ako man yung nanalo dun sa contest na yon at nakuha ko yung corona, pero ikaw ang winner. Mahal na mahal ka ni Lito. Mahal na mahal ka ni MJ. Huwag na huwag mo na silang pakakawalan. Ami, salamat. Hindi niyo po alam yon. Siguro po, kaya hindi ako na dead ball, eh binigyan ako ng pagkakataong mabuhay dahil para sa isang bata. Binigyan ako ni Lord ng mission para maging magulang. At ito po ay ang aking anak na si MJ. Hi, baby! Saan nga pupunta? Nagalit siya? Saan po? Bakit ka nandito? Mahal.
pwede mo na ba akong patawarin? Pwede na ba kitang bigis? Ulit? Para sa'yo, man. May pera ba to? Joke lang. Alam mo naman, mahal eh. Wala sukatan ang pagmamahala natin. Kiss. Hindi ka naman bababae, ah. Dahil pag nang babae ka, mambababae uli ako. Mahal, hindi na. Pangako ko yan, hindi na. Ikaw, Jane? Ako, Tarzan! I love you, Nanay. Anong Nanay, Mami? Mayaman na tayo. I love you, Daddy. Hey! Love you, Nak. Love you. Happy family ulit! Thank you po ng maraming salamat. Thank you po ng maraming salamat. Maraming salamat. Thank you po. Kasi kung ano itsura mo bilang Mary Jane. Pwede po, Tita Mel. Very good. Let's go. Game. Ito na po ako, Tita Mel, ah. Tita Mel. Oh my goodness, ikaw pala yan. Alam mo, hindi kita makikilala. Talaga. Nabu, ikaw si Boobsie. Yes! Marami talagang hindi nakakilala sa akin. Pero may mga times din na, halimbawa, lumabas po ako sa TV ng ganito yung... ina-act ko. Oo. So, nakikilala din ko. Oh, Jane, ha? Yes. Ano pang mahihiling mo sa buhay mo? Ano mong pangarap mo para sa pamilya mo? Sapat na sila sa akin dahil na ano ko sarili ko po na kumpleto na ako. Kumpleto ka na. Huwag lang magkakasakit. Correct. Mapalaki ko po sila ng maayos, mapag-aral, mabigyan ng magandang buhay. Teka, tawagin natin sila. Awesome. Para makilala ng audience natin. Alright. Come in, Lito and MJ! Yay! kamukha nga ni Lito, eh, no? Opo. Welcome, Lito. Ikaw naman, Lito, ang tanong ko sa'yo, simple lang. Ano ba? Ano ang inihahanda mo para sa pamilya mo? Sana po maging ano, tuloy-tuloy na ito. Wala nang away. Wala nang away? Wala para may meron ka pinaparinggan. Wala nang away. Hoy, kung may aral na mapupulot sa buhay ninyo, ano kaya yung pwede ninyong maibahagi sa ating mga televiewers? Kung madapa ka man po, patuloy kang tumayo, bumangon, ipakita mong kaya mo. Huwag kang susuko. Magpakailanman. Yes! Maraming salamat sa inyo. Thank you so much, Lito. Thank you very much. Thank you po, Tita Mel. And good luck to you. Okay. Oh, kikis naman ikaw sa akin. Kikis naman. Diba? Guwapo na yun. Sinong mag-aakala na sa likod pala ng napakasayang karakter na si Boobsie, napakarami na palang pinagdaanan ng totoo niyang pagkatao bilang si Jane. Nangangahulugan lamang na anuman ang ating edad at anuman ang ating panlabas na anyo. Lahat tayo may pinagdadaanan at patuloy na pinagdaraanan sa buhay. Hindi dahil masayahin ang isang tao ay lagi rin siya masaya sa kanyang papel bilang isang asawa, anak o magulang. Kaya itong masasabi ko para sa ating lahat, huwag tayo basta-basta humusga ng ating kapwa. Huwag maliitin ang mga bata at respetuhin natin ang anumang desisyon o piniling direksyon ng ating mga mahal sa buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman.